Magandang umaga po. Nandito po ako sa Pinoy Intramuros Bridge. Nasa likod ko po yung arch. So, nakikita niyo po na na-roll na po yung arch sa gitna. So, nakaposition na siya. Ang main span ng bridge ay 70 meters. And at this point, 60% na ang natapos ng bridge. At ang target namin is by the fourth quarter of this year, matapos po yung buong bridge. So, ang latest accomplishment is yung rolling ng main span. So, dito nyo naman. Dati kasi naka-position dito eh. Ngayon, naka-position na sa gitna ng bridge. So, pag natapos ang bridge, 4 lanes na, it'll become 4 lanes at may dalawang sidewalk na 3 meters ang lapad. So, makakaroon din ng pedestrian infrastructure na may additional sa 4 lanes. So, ito, malapit 60% na po ang accomplishment. And again, we want to, by the fourth quarter this year, balak namin i-deliver itong project, yung Binondo Intramuros Bridge. Good day mga sir. Today is Sunday, April 18, 2021. So bali ngayong araw ay ipupuntahan natin yung Binondo Intramuros Bridge dito sa may pagitan ng Binondo at Intramuros. So bali yung bridge na yun ay naka-slide na siya, nakasentro na dun sa mismong Pasig. Na-slide na nila. At ngayon ay nasa gitna na. So kailangan natin i-update ngayon para ma-check natin kung maganda yung pagkaporma nito. So bali as per Secretary Mark Villar ay sabi niya ay meron tong 3 meter sidewalk sa magkabilang bahagi nito. Napanood ko yung video niya sa Facebook. So yun, sabi niya magkakaroon siya ng 3 meter sidewalk sa magkabilang bahagi nito, both lane. So yun, mas maganda kasi para yung mga tao ay hindi na magbabangka, hindi na tatawid sa ilog na nagbabangka. Mas okay na yun para maglakad na lang sila sa may tulay para makatawid sa kabilang bahagi. So yun, i-check natin ngayon kung maganda yung pagkapwesto niya sa gitna. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin yung ginagawa nilang Binondo Intramuros Bridge dito sa may pagitan ng Binondo at Intramuros. Alright, let's go! So bali nag-stop over tayo dito, dito sa may tapat ng Ongpin Commercial Center. So malapit to sa malapit na sa Binondo to. Kasi yung area na to ay Santa Cruz na. Tapos nandun yung kilalang restaurant na Delicious Restaurant. Sikat din na restaurant hanggang ngayon. 80s, 90s, 2000 hanggang ngayon. Sikat yan. Tapos dito yung mga bintahan ng mga jewelry dito. Yan. Tapos yung sikat na hopya, yung yun, Eng Bitin, andun since 1912 yan. Nasa gitna na nga oh. Yan, ito po yung na-slide na nila pag gitna. Ayos, ang ganda nito pagkatapos. So, puntahan natin yung sa may bandang Binondo side naman. Para makita natin ng maliwanag. Let's go. So, dito sa may bandang Delepan Bridge ay kitang-kita yung Binondo Intramuros Bridge na nakagitna na. Na nakapwesto na sa may gitnang banda. So ang ganda tingnan. Lalo na pag matapos yan, tapos siguro may ilaw na ilalagay nila. Sarap mamasyal dyan. Tapos katabi niyan yung mga esplanade pagkatapos din. So sobrang ganda ng Binondo pagkatapos niya. So kitang kita natin oh, ang ganda talaga ng forma niya. Kala mo maliit lang sa malayo, pero pag nilapitan mo, sobrang laki. Kasi merong 3 meter sidewalk niya sa magkabilang side niya.
So, yun. Tara, puntahan natin doon na mas malapit. Let's go. So as you can see naman, nakita natin dun sa drone shot natin na maganda na, nakapwesto na yung arc nya dun sa may gitna ng viaduct nya, sa magkabilang viaduct ng bridge. So yun, tuloy-tuloy lang natin i-update tong tulay na ito hanggang matapos, para na rin sa mga kababayan natin nag-aabang sa update ng tulay na ito, Binondo Intramuros Bridge. So yun, again, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. Again, this is Rex and this is Rex Drone TV. Ride safe po sa ating lahat.